Magandang umaga sa iyo, Attorney J. Batumbakal, ang director po ng UP Institute. Bakit, Camille? UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney J, good morning. Good morning, Attorney. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood na nakikinig. Attorney J, tatlong sunod-sunod yun, Attorney J, ano? Oh. Yung barkong kinontrata ng BIFAR, yung supply, resupply mission, at saka yung Christmas convoy. Ayun, no? Inaras lahat. Apa. O anong gagawin natin pag ganito na, parang paulit-ulit lang din, ano, na hindi natin nagagawa ang dapat nating gawin, which is to assert our rights. Atin yun, nasa exclusive economic zone natin yun, di ba, Attorney J? Opo, yan po, nagpapakita na talagang yung intention ng China ay talagang agawin yung ating karagatan, ano? Ni hindi pa nga nakakalapit halos, binubuntutan na. At bali parang tinatakot na yung ating mga tauhan, ating mga barko para hindi na nga sila magtuloy. No? Kaya yan po nagpapakita ng tunay na mukha ng China dito. No? Talagang intention nila agawin talaga sa atin ang ating karagatan at likasyang ang dagat. So ano ba ang magandang stance dyan, Attorney J? May, over the weekend may nabasa ako sa social media yung mga parang in a sense pro-China. Oo. Na sinasabi nila, huwag nyo kasing pinuprovoke. Kasi ang ginagawa natin, pinuprovoke kasi natin. Oh, tingnan nyo tuloy, ganyan ang nangyayari. Mm-hmm. Why don't you, bakit hindi nyo daanin sa matiwasay na pag-uusap? Nasa isip ko naman, ginawa na natin nung panahon ni Duterte, di ba? Nag-best friend pa nga tayo, wala namang nangyari, ganun din eh. Ano bang magandang stance dito, Attorney Jay? Well, una po, no, kaya nga nangyayari yan ngayon. Eh, dahil nga pinagbigyan sila na pinagbigyan ng previous administration. No? So, kumbaga namimihasa na talaga ang China na hindi tayo palalabasin doon sa kanilang 9-dash line, ika nga, no? Bali, ang karagatan natin, binabawasan nila at parang baliwala tayo na hanggang mga 22 nautical miles lang siguro ang ating karagatan dito sa West Philippine Sea, kung gano'n. No? Yung ating mga tao po, mga mangisitang naghahanap lamang ng kabuhayan, talagang inaagawan nila ng basihan, no? Ng kanilang kabuhayan. No? Ayaw silang pangisdaen dun sa mga bahura dahil winawasak nila at kinakamkam nila. No? Tapos ngayon nakita natin kahit yung mismong paglayag ng ating mga tao, no, civilian vessels, no, kaya nila at pinakita nilang kaya nilang harangin, no. So hindi tayo nagkulang sa pag-uusap I think before dahil nga pinagbigyan pa nga sila ng pinagbigyan, tapos ang ginagawa lang naman natin ayon sa batas, karapatan natin na ayon sa international law at sa batas, no? And yet, ayan, kita natin kung anong ginagawa ng China, no? Mm-mm. Baliwala sa kanila, no? So what are you saying na ituloy lang natin yung ating current stance dahil nasubukan na natin na pagbigyan sila sa negotiating table? Binaby-baby pa nga natin noong panahon ni Duterte, hindi ho ba? Best friend nga eh, di ba? Oh. Opo, at in fact, tingnan nyo, pinapasok pa natin pati mga businesses nila. Yan ang mga barkong gumagawa ng reclamation sa Manila Bay, mga Chinese. Yan din yung mga barko na gumawa ng mga artificial islands, no? So, tapos, nag-i-invest sila sa atin, no? Pinagsasamantalahan na nga nila tayo, and yet, no? Ang nakita natin, patuloy pa rin ang pag-aagaw nila sa ating karagatan. So, at this point, so, ano sa palagay mo, Attorney, ang pinaka, kumbaga, ay matindi? Ayoko na ng mga note verbal. Paulit-ulit na lang paulit-ulit yung partner. Paulit-ulit na lang yun eh. Kasi ginawa na natin yan eh. Hindi naman tayo nagkulang doon. Ano ang pinakamatinding pwede natin gawin at this point, Attorney? Sa ngayon po, ang tingin ko, siyempre maraming pwedeng gawin, pero ang pinakamatindi po siguro ay yung tinatawag na countermeasures, no? Yung sa diplomatic circles o sa diplomacy. Ang countermeasure po ay yung mga legitimate na parang actions na in response to illegitimate actions by another country, no? So for example, pagdating dito sa mga investment nila, no, sa bansa, dapat siguro ipagbawal na natin, no, at paalisin na sila kung ganyan rin lang ang nangyayari, no? Oh, so yan po, extreme po yan, no? Okay. Yung mga exports natin sa kanila katulad ng nickel na kailangan nila para sa paggawa ng bakal,
eh dapat siguro itigil na natin, no? Yung mga ganong klase, yun ang mga extreme measures po talaga. Eh kung iparecall natin yung ambassador natin doon, kasi meron ako nabasa kagabi, ang ambassador pala natin doon, partner, si Jaime Flor Cruz, yes, dating taga CNN, siya pala ang ambassador journalist, yes, doon. Mm-hmm. Journalist po yun. So kailangan ba pabalikin na natin siya dito? Yung pagpapabalik po sa ambassador, no, isang ano po rin yan, seryosong signal yan. Parang preparatory na yan sa pag-cut off ng diplomatic relations, no? So ibig sabihin eh talagang puputulin lahat ng ugnayan sa China, no? So ayan, nasa ano na rin po yan, kumbaga medyo nasa extreme na rin po yan, pero dapat siyempre pag ginawa natin 'yon, eh talagang kasabay na lahat din ng ibang ugnayan sa China, no? Eh i-slow down na rin, no? Maaring putulin na rin. Kaya can we afford that? Medyo, ano pa yan, medyo extreme pa yan. Can we afford that na talagang totally ay mawala ang ugnayan sa China? I don't think so. Sa tingin ko po, hindi siguro dahil nga sa dami ng produkto rin na binibili natin sa kanila. Pero yun din, problema din yun eh. Nagiging masyado tayong dependent sa kanila. Marami tayong ini-export sa kanila, particular sa minerals, raw material, at saka mga electronics, no, na ginagamit nila, mga semiconductors, transistors, ganyan, na ginagamit nila. Tapos tayo naman, bili tayo ng bilis sa kanila ng mga parang consumer goods, no? So, yung consumer goods na yun, syempre, dahil nga mura sa kanila, no, parang nagiging dependent din tayo sa karamihan noon, no? So, sa ngayon, kung bigla mong ititigil yan, eh baka magkaroon ng mga problema tayo sa availability ng goods, and this will worsen yung mga issue natin sa inflation, for example, no. So hindi ganun kadali 'yon, no? So in the meantime, attorney, what do we do? Tuloy-tuloy lang natin kahit hinaharas tayo, subok lang, try lang palagi, ganun na lang. Opo, opo, kailangan po talaga, dahil kailangan nilang makita na ano rin tayo, committed tayo doon sa ating position, kasi ang inaasahan talaga nila, no, sa paggawa nitong mga to, yung pananakot at pagbabanta na to. Ang inaasahan nila ay aatras tayo, susurrender tayo. Dahil sa tingin nila, malaki sila, malakas sila, mahina tayo, at madali tayong i-divide, no? Kaya nga ngayon napansin natin napaka-active ng mga pro-China trolls at mga kanila mga propagandists nila, no? Alam nila na in previous years, napakadaling hati-hatiin ang Pilipino pag watak-watakin yan. At dahil doon, sa tingin nila, basta pinalalapan nila ng konti, nag-escalate pa sila uli, no? Which is what they're doing now, no? Nag-escalate sila. Sa tingin nila, yung pagiging open society natin at pagiging malaya sa pamamahayag at expression, no? Pwede nilang pagsamantalahan yon para nga mapahina, no, ang commitment ng gobyerno at ng bansa mismo dito sa kanyang mga karapatan, no? So yun talaga ang dahilan kung bakit niya ngayon tayo pinapakitaan ng mga gitong klaseng aksyon, no? Para nga una matakot yung mga mismong nandoon, pangalawa magkaroon ng division, no? Internal division at mga debate dito sa ating population, no? Para humina ang loob ng gobyerno, and then eventually sumurrender na at ibigay na sa kanila ang lahat ng gusto nila, particular na ang karagatan ng Pilipinas, no? Okay. So hindi tayo dapat pumayag sa ganun, hindi dapat tayo dapat sumunod sa ganung klaseng gameplay or strategiya. Kailangan ipakita talaga natin na kung anong gagawin natin na para maproteksyonan ang ating mga karapatan, no? Ay talagang kailangan nating gawin, no? At huwag tayong magpapatalo kahit maliit lang tayo, dahil oras naman magtagumpay sila, no? Ay asahan natin na lahat pa ng ibang gusto nilang gawin at kunin sa atin ay gagawin nila at kukunin nila. Sige po, thank you. Hindi titigil dyan sa West Philippine Sea. Tama, right. Tama. Oh, kung bagay bibigyan mo yung kamay, yung siko yung susunod, tapos yung balika, tapos yung buong katawan. Ay, naku po. Kaya Attorney Jay, thank you po. Ha? Maraming salamat po sa oras nyo. Welcome po. Si Attorney Jay Batumbakal, ang director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea.